Habang hindi pa nabubuksan ang Botanicals Garden dahil ayoko nang bumaba and gusto ko talaga na puntahan yung Teachers Camp kasi dito lang lahat sila, straight yan from Borham Park, dito sa may Teachers Camp, tapos Botanicals, and dito sa pinakadulo-dulo talaga na park na makikita nyo yung nag-outfit ako ng ano yung pang-egorota talaga na ano dito sa Baguio na costume. Doon yun, doon dito sa pinakatuktok dito, basta straight nyo na lang and mura lang ang pamasahe kasi 12 pesos lang pinamasahe ko talaga, paakyat lang dito sa bundok. Kaya pwede kayong mag-commute talaga. Dalian nyo, pumunta na kayo dito sa Baguio. Ang ganda-ganda talaga. And tingnan nyo, ang lamig. Sobrang lamig. At wala talagang aircon. Ang ganda talaga dito. Ngayon, inaantay ko pa kasi sarado pa eh. Mamaya-maya siguro. Tapos mag-out na ako ng alas 12. Tapos papatak na naman ng another 600 pesos. Pagtungtong ng 12 ng tanghali, so kailangan ko magmadali. Magbubukas siguro tong Botanicals ng 9, tapos pagkatapos napunta na ng Teachers Camp, and then meron lang akong 4 hours from the check-in ng kung saan ako tumuloy na siya, all the apartment vintage na parang Victorian dito mismo sa pinaka main city ng Baguio City. So ayun lang ang mga gusto kong ikwento sa inyo. I'm very sad talaga, gusto kong umiyak kasi pumunta ako sa internet cafe dito sa may Baguio talaga para i-sign in or mag-log in sa aking YouTube, and because of na-misplace yung aking phone, ang phone ko ay misplace, hindi ko alam sinong kumuha. Ang nangyari, hindi ko na mabuksan YouTube ko, so ang lahat ng post ko dito na lahat sa Instagram. Buti na lang tong Instagram, hindi pa niya nasama talaga na alisin ng Instagram ko. And hindi ko alam kung anong motive niya, bakit lagi niya kinukuha ang phone ko. For 1 year straight, 2 phone na ang na-misplace ko. And super mahal pa naman yung mga phone, yung mga cellphone, and at the same time, binigay lahat yun ng asawa ko, yun, niregalo niya sa akin. And hindi yung presyo talaga nung phone na, yung memory na binigay talaga ng asawa ko sa akin yung cellphone. Kasi kung ako lang, wala, hindi mawawala yung cellphone talaga, hindi siya mawawala kasi maano ako sa mga gamit eh. Maingat ako sa mga gamit talaga. Kung hindi sisirain ng ibang tao, never na masisira. Magpapalit lang ako ng cellphone ng 6 years, 7 years, or baka hindi na pang forever nang hindi ako magpapalit. Kung alam ko naman yung cellphone ko talaga, ay pwede pa at gumagana pa. Hindi talaga ako shoppingera talaga. Yan ang pinakaano ng asawa ko. Hindi talaga ako mahilig mag-shopping. Minsan lang ako bumibili at once a year lang kami gumagastos ng mga anak ko. And alam namin kung magkano ang na-spend namin for 1 year, for 1 month, for 1 week, for 1 days, or for 24/7. Ultimo centavos, tinototal namin yun ng mga anak ko. Kaya kung saan ka man, sana mag-guilty ka sa pagnanakaw mo ng cellphone ko dahil pinaghirapan ng asawa kong pinangbili dyan. Yun eh. Yung pinaghirapan eh. Iba talaga eh. Kahit piso lang mawala, kung galing sa bulsa ng pinaghirapan, mahirap talagang bitawan. So, ayun lang. Kung sino ka man, makonsensya ka. Pang-ano mo na to, ha? Pangalawang cellphone na to. Itong gamit ko. Pangatlo. Ngayon lang ako bumili talaga ng cellphone talaga. So, ayun. Kung saan ka man, makonsensya ka. Ba't mo kinuha ang cellphone ko? So, ayun lang. Inaantay ko lang ang pagbukas talaga ng Botanicals Garden. And hindi ako bababa ng Baguio City kung hindi ko mapupuntahan yung mga lugar na yun na gusto kong puntahan. So ayun lang, na-turn off ko to, malulobat na ako. So ayun lang, friends, and next year isasama ko ang asawa ko, ang anak ko, ang buong pamilya namin, at kung mabubuo tong baby na to, kasama ang baby sa aming Family Adventure Baguio City. Mabuhay Philippines. So ayun lang, friends.